Yung inaasahan na ito si Beto de la Rosa na huling alas niya, si Marcos Jr. nga, paano na yan? Paano na yan? Kasi mukhang, ito yun, oh, Bato on PBBM changing his stand on ICC. Una pa lang, mulat sa poll, siguradong alam na yan ni Digong na nagkukunwari lang siguro ito si Marcos Jr. Hindi pong inuunti-unti itong mga ulupong na ito, katulad ni Digong at syempre nga na ito, si Bato de la Rosa. Pareho naman talo kung sakali dahil kung may alas si Digong laban kay Marcos Jr., talo. At kung yun naman ay ilabas na no si BBM or kung yun ay ilabas ni Digong ay siguradong all out, magiging all out talaga. Etong si Marcos Jr. naman sa pagsuporta sa ICC. Di ba? Pareho kayong talo. Totoo yun. O, sige, labas mo na yung pinakabaho mo, pinakaalas na itong si Digong. Tungkol kay Marcos Jr. para magkabistuhan na at syempre nga, tiklo ka na rin ng ICC. Naramdaman din niya ni De La Rosa. Sabi dito, I will leave my faith to God in the event that President Bongbong Marcos changes his mind and cooperate with the International Criminal Court due to the lawmaker's inquiry into alleged leaks with the Philippine Drug Enforcement Agency that linked the executive to the matter. Napasama pa na yun, no, yung investigation. Siguro naman alam natin na yung investigation na yan ay moro-moro lang at lalabas din or darating din sa punto na wala kang kasalanan talaga itong nasa Malacanang at babango nga naman ang pangalan ni Bato de la Rosa pero mukhang napasama lalo. Mukhang hindi naman nagtagumpay itong si Mr. Bato de la Rosa. At ngayon, ginamit pa niya itong or ang salitang God, my faith in God. Dapat po pang ilabutan kayo sa ganyang sinasabi niyo, ha? Ang tibay ng sikmura, ano? Gumamit pa ngayon ng salitang God. Ay kakaiba rin. I leave my faith to God. As if naman, lumantutugin na po yan. Bahala na ang Diyos sa akin. O, ay sige, talagang bahala na. May kalalagyan ka talaga. Dahil alam ng Panginoon kung ano yung ginawa mo. Mas masaklap yun. Mas hindi ka makakatulog dyan. May I leave my faith to God ka pa na nalalaman. Kung anong sabihin ni Lord, hanggang dyan ka na lang, makukulong ka na wala akong magawa. So katulad ng sinabi ko, most dramatic actor talaga itong si De La Rosa. Ano ho, daig pa si Mr. Robin Padilla. Bakit ikaw mo? Abay, ngayon nagdadrama na naman. May pa-religious effect yung kanyang mga statement as if naman consecrated talaga siya with his spiritual self. Ano ho? Talagang consecrated daw siya. I leave my faith to God. Ayan, mamamatay ako kung yan ang kagustuhan ng Panginoon. For Diyos Pursanta. Basta ako, I cannot be remiss of my duty as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Trabaho ko po yan. Hindi po ako pwedeng magbingi-bingihan sa mga issue na yan. Ang ganda sana, no? Hindi ko pwedeng magbingi-bingihan. Pero napakaraming pagkakataon, napakaraming issue dito sa atin na kayo po ay nawala ng pandinig. At kayo po ay nawalan po ng saysay. Yung gift sa inyo to say something at magsalita, wala po. Hindi niyo po nagamit. So ang ibig sabihin, this is another hell of your drama. Huwag po kayo kasing masyadong paawa kasi sobrang napaghahalata. Try to act like one. Try to act like you are somebody. You are a senator. Dahil ang nakikita ng tao ngayon, you're acting like a kid. You're acting like an elementary boy na inagawan ng candy, na inagawan ng lollipop. Ganun po ang nangyayari sa inyo, Mr. Bato de la Rosa. So let's say this one. Grow up. Grabe, ano? Paurong?